Mekos-mekos lang. Nakakatakot dito. Pag-employed ka daw dito, tali ka talaga sa leeg. Saan? Sa leeg. Si-swimming siya sa ice cream. Ah! Sobrang lamig! Ito ang Super Ultra Punks Gaijin Cycling Nation Series. Isang weekly cycling vlog ng bike touring adventures namin sa Japan from Nagoya to Tokyo. Sana ma-enjoy nyo at kung meron man kayong comments or suggestions, i-comment nyo lang. Paki-like and share na din para madamay tayo sa algorithm, okay? Ang programang ito ay hatid sa inyo ng mga sumusunod at ng pera ni Boodle Buddy. Welcome na naman sa isa pang episode ng Super Ultra Punks Gaijin Cycling Nation Series. Last week ay sinama namin kayo sa Onigiri outside ng Blue Lag, isang picnic-style gathering event ng mga bike enthusiasts sa Yoyogi Park. Sinama din namin kayo sa Omoy de Yokocho para mag-inom. Ngayong episode na to, magso-solo ride tayo from bahay namin sa Skytree papunta sa Saitama Prefecture. Magfo-food trip din tayo at kakain ng ramen sa isang Filipino-Japanese-owned ramen store sa Ogawa Machi. Titikim din tayo ng authentic taiyaki, isang matamis na pagkain dito sa Japan. At panoorin natin ang Diamond Fuji dito sa tuktok ng Tokyo Skytree, isang annual phenomenon kung saan ang araw ay lulubog sa tuktok mismo ng Mount Fuji. Kaya kung game pa rin kayo, ano pang hinihintay nyo, let's go, ikimashow! Ayaw nyo mag-escalator? Grabe kayo ah. Taas na to. Hindi nga kami nag-bike, pagod naman ako. Akat ng hagdan. Ngayong umaga na to ay naimbita kami sa ramenan ng tita ni Renan. Parang tongue twister yun ah. Ngayon kakain kami dito sa Ogawa Machi, yung ramenan ng tita ng kaibigan namin si Ranen. Saktong ano to, lunch. Masana agad yung kilikili ko. Ako rin. Mas tuyo pa yung kilikili ko nung nagbabike kami. Nagdeodorant pa ako, wala rin palang kwenta. Kanina ka pa? Nakarating ko lang din. Yun. In-invite niya kami na pumunta dito para ipakilala kami sa tita niyang Pinay na may ramen business. Ni-YouTube live din ng tita niya yung mga operations ng ramen store nila kaya na-curious kami. Ay nako, okay na ako. Naka 300k na ako sa YouTube. Tsaka libre daw yung ramen namin. Sino ba namang Pinoy ang tatanggi sa libre? Nandito na kami eh. Nandito tayo ngayon sa Ramen Honda. Ito yung ramen store ng tita ni Rena na si Tita Evelyn. 20 years na nila pinapatakbo ng Japanese na asawa niya itong ramenan nila. Medyo marami din yung mga menu nila dito pero ang titikman natin ngayon ay yung shoyu ramen. Soy-based siya na ramen, yung sabaw niya ay gawa sa broth ng manok at pork bones. Hindi daw sila naglalagay ng mga mamantikang pampalasa gaya ng pork fat dahil mga seniors daw mostly ang customers nila. Bihira daw sa mga regulars nila ang naghahanap ng mamantikang ramen gaya ng sinaserve sa ibang restaurant. Ito yung kulay. Wow, may fried rice. Kulang. Ay, salamat. Ma'am. Ito yung matinding tandem ng pagkain dito sa Japan. Yung may order ka ng ramen, papartneran pa ng fried rice. Carbs on carbs. Pero meron talagang gumagawa nito. Naalala ko sa Osaka, meron dun yung ramen franchise na may dragon design yung tindahan nila. Nagbibigay sila ng unlimited rice pag umorder ka ng ramen. Kung nga tita, pati natin na-try yung sinigang ramen. Bawat bansa, kanya-kanyang kultura. At meron ngang kasabihan, when in Rome, do as the Romans do. Kung sa atin sa Pinas, tinuruan tayo na tahimik na higupin ang sabaw, ibahin mo dito sa Japan. Wala ng margin magsalita. Mas napapakita mo daw sa gumawa ng pagkain mo na nagugustuhan mo yung kinakain mong sabaw kapag maingay ang paghigop mo. Wow. Ito ba may gusto kayo sabihin sa akin? Mekos-mekos lang. Hapon, pero mekos-mekos. Thank you. Sarap yung pagkain nila dito. Sa sobrang sarap, nalimutan ko na may dala pala akong mga gamit.
Nagdala ba ako? Nakibutan ko yung dala pala. Italy sa amin. Bye-bye! Ito Ken, bye-bye! Sakap! Salamat kayo na na. Pwede na matulog ulit. Sobrang busog. Grabe. Matapos kumain, nagpaalam na kami kay Renan kasi last day na namin magkita-kita dito sa Japan. Paalam na aking moho. Bye-bye. Yes. I'll see you in country, Philippines. Bye-bye. Ngayon naman, pupunta kami ng Arakawa River. Pababa naman. Nakakatakot dito. Kitid ng bike lane. Mahaba pa ang araw kaya naisipan namin magbike muna sa tabing ilog. Ang pinakamalapit na ilog sa tinutuluyan namin ay ang Arakawa. Ang Arakawa ay isang mahabang ilog na nagmumula lampas pa ng Futase Dam sa Saitama hanggang sa Tokyo Bay. Bago pa kami makasampa sa dike ng ilog, naflatan na naman ako ng gulong. Flat na naman yung gulong. Buti na lang at dito na nagsimulang ma-flat yung mga gulong ko at hindi sa kahabaan ng 7-day ride namin. Isipin nyo kung day 1 pa lang naflatan na ako sa gitna ng dilim, edi wala na. Tapos ang boxing. Doon tayo magpalit sa ano, ilalim ng puno. Papalit na ang interior dito sa ilalim ng puno. Napakagandang lugar para magpalit ng interior. So magpalit ng gulong dito. Mahangin. Libre lang. Nasa ilalim pa pa ng puno. Masaya ang tumambay dito sa ano, gilid ng Arakawa River. Ang maririnig mo lang na ingay minsan is yung kalampag ng rilis ng tren. Pero ang ganda dito kasi ang tagal ng golden hour. Dito sa Tokyo, yung kahabaan ng ilog na to ay may mga car-free roads na pwedeng gamitin ng mga siklista at mga nage-exercise. Meron din tong maraming bakanteng lote na ginagamit para sa iba't ibang uri ng sports gaya ng baseball at football. Kaya dito namin naisip magbike para makita namin anong vibe meron yung mga riverbanks nila. Sobrang kalmado ng lugar. Wala kang makakasabay kundi mga nagbabike, nagja-jogging, nagpapalakad ng aso. Basically, lahat ng tao dito ay chill lang. Pare-pareho kayong nag-uubos lang ng free time dahil wala ka namang gagawin dito sa ilog. Wala ding mga sasakyan kaya obviously walang nagmamadali. Papanoorin mo lang maubos ang oras kasabay ng paglubog ng araw. Habang dinadaanan namin yung mga apartments na nasisinagan ng paglubog ng araw, nagzo-zone out na ako dahil isang mahabang kalsadang walang stoplight lang yung dinadaanan namin. Napapaisip ako kung ano kaya kung dito ako nakatira. Ano kaya yung trabahong meron ako? Ano yung lifestyle? Ano kayang feeling ng nakatambay sa balkonahe ng isang unit sa building na to habang pinapanood ang sunset? Siguro kung taga dito ako, sawa na din ako sa view, wala pang isang buwan ang nakakalipas. Ganon din siguro yung pakiramdam ng mga aktwal na nakatira dyan. Sawa na din sila. O di kaya ay hindi na nila inaabutan yung paglubog ng araw sa sarili nilang terrace dahil busy sila sa opisina. Sabi ni ano Martin Badena, pag employed ka daw dito, talika talaga sa leeg. Saan? Sa leeg. Leeg. Kaya yung mga tao dito, mas gusto talaga kahit small business na sila lang nag-run. Siguro kung dito ako nakatira, hindi ko na din mai-enjoy yung mga bagay-bagay gaya ng kung paano ko nai-enjoy ang mga maiksing oras bilang isang bakasyonista. Hage na ので, yoku hiyaki shichaimasu. Nihon de 7日間 jitensha shita toki, menba mina no kao ga yakemashita. 今私はこんな感じです。日焼けはヘルメットのデザイン通り。もしも穴の形がロゴだったらば、今頃私の頭にはブランドが刻まれているんだろうか。
ハゲ頭に日焼け止めは向いてない。汗と混ざって目に入ると超痛いから笑いね。だからいつも帽子かぶってます。最近のお気に入りはグランドワークさんのエアキュールカップです。薄手の素材を使用しているので軽くて鮮やか、ヘルメットをかぶってても快適です。サイクリングなどのアウトドアアクティビティに最適です。詳しくは概要欄をご覧ください。Nung pauwi na kami from Arakawa, may nadaanan kami na tindahan ng taiyaki. Ito yung hugis isda na matamis na tinapay dito sa Japan. Gawa siya sa butter kaya para siyang pancake na may munggo sa loob. Nagsaserve din sila dito ng vanilla ice cream at pwede mong orderin ito ng combo. Si swimming siya sa ice cream. Ang flavor nung ay vanilla. Vanilla ice cream. Tignan natin yung taiyaki na sinawsaw sa ice cream. Alam mo ba may meaning pa yun pag ano? Yung bumili nito, kung saan niya unang kinagat yung isda. Parang may personality, ano pa raw yun. Pag inuna mo yung ulo, nalimutan ko eh. Pero yung ulo yung nakakabit dun sa ice cream. Bagay, nadikta na niya. Sabi din ng mga Hapon, malalaman mo kung ano ang personality ng isang tao depende sa kung saan niya unang kakagatin ng taiyaki. Ang optimistic at assertive na tao daw ay magsisimulang kainin nito sa ulo. Ang mga nag-uumpisa naman daw sa buntot ay mga kalmado at idealistic na uri ng tao. Ang mga kumakain naman daw nito na nag-uumpisa sa gilid ng isda ay mga energetic at easygoing na mga tao. Ang oras ngayon ay 5 a.m. at napag-isipan naming mag early morning sunset ride. Sobrang lamig. Ngayon ko lang na-gets bakit hindi tayo pumapadyak ng madaling araw. Para masulit namin yung last day namin dito sa Japan, nag-sunrise ride kami ni Chris. Dito lang naman sa Tokyo. Si Budol Buddy ayaw pa daw niya kasi gusto niyang matulog ng matagal ngayon. Yan na, nagliliwanag na. Mukhang late na kami nagising nga. Naghanap kami sa Google ng isang area kung saan maganda ang sikat ng araw. Dito namin napiling magstay sa isang riverbank ng Sumida River. Dito na kami, maganda raw yung ano dito, yung spot ng sunrise. Kaharap namin ngayon yung Tokyo Sky Tree. Sa dulo ng ilog, nandun sisikat yung araw. Yun nga lang, medyo cloudy nung umagang to. Hindi namin nakita yung araw. Pero maganda naman yung naging itsura ng sunrise kasi maganda yung naging kulay ng clouds habang naaarawan. Maganda din yung reflection ng clouds sa ilog. Overall, masasabi ko na sulit naman yung maaga at maginaw na ride namin ni Chris. So ngayon, hindi mo na sumama sa kanila kasi magsha-shopping raw sila sa Shimo Kitazawa. Kaya nagplano ako ng sarili kong ride. Dapat daan-daan lang kasi wala tayong helmet. Bago natin totally ipasok sa bike box yung bike natin, pakinabangan muna natin siya ng one last time dito sa Japan. Wala akong idea kung saan ko gusto magpunta nung araw na to. Basta gusto ko lang magpakalayo-layo. Kaya dito ulit ako sa tabing ilog dadaan dahil less ang chance na maligaw ako at walang mga sasakyan dito. Tawid tayo. Akyat tayo doon sa ilog mismo. Pag dinerecho mo to, aabot ka na ng Saitama eh, dun sa may factory ng MKS. Maraming naglalaps ng bike nila dito eh, mostly mga road bike. Parang MOA pala to eh. May
Medyo meron siyang parang pagka Marikina vibe kasi ang daming tao, tas nasa tabing ilog. Sana meron din ganito sa Pilipinas. Medyo napapalayo na ako, baka umabot na ako nito ng Saitama. Check nga muna natin, baka wala akong dalang tools, baka masiraan ako dito. Kung nagpaplano kayo ng solo ride at alam nyong magpapakalayo-layo kayo, eto yung wag na wag nyong gagawin. Yung mag-check lang ng tools pag malayo na kayo. Dapat bago palang umalis ng bahay, alam nyo na kung ano yung mga pang-emergency na gamit na dala nyo. Passport, pera. Dahil kumpleto tayo sa tools, mas malakas na ang loob nating lumayo. Baduy kung wala tayong pupuntahan. Kaya nag-set ako ng random destination na mukhang may sense dayuhin. Dito sa Akegase Park sa Saitama. Kaya pala kanina pa ako nakakamoy ng inihaw. May nagka-camping pala dito. May barbecue event yata sila. Parang mayroong barbecue convention. Ang dami nila oh. Bango, alam niyo yung outing niyo na may swimming pool or nasa tabing dagat tapos may nag-iihaw. Ganun yung amoy. Layo na nang narating ko, umabot na ako sa driving school. Para saan to? Hirap dumaan eh. Dito sa ilog, habang lumalayo ka ng Tokyo, mas tumatahimik yung kapaligiran. Nawawala yung tunog ng mga kotse at mga tao. Mapapalitan ng tunog ng hangin na tumatama sa mga damo. Minsan maririnig mo rin yung kakaibang ingay ng tunog ng mga pagawaan. Marami na kasing factory sa parte na to. At mayroon pang gravel segment. Mukhang dead end. Tulak na lang natin to paket. Medyo malapit na ako. Mukonti na yung mga tao eh. Pasok tayo dito sa gubat. Totoo na nga, nandito na ako. Ganda ng view, forest oh. Finally, umabot na ako dito sa Akegase Park. Hindi ko alam bakit ko dito naisip magpunta. Naisip ko lang na park siya at baka mayroong pwedeng tambayan para makapagpahinga at baka malapit na din sa mga tindahan. Pero iba pala yung mga park dito sa Japan. Kailangan mo ng masasakyan para puntahan. Wala ding mabilhan ng pagkain dito. Literal na space lang at mga puno. Ang tanging reward ko lang sa dulo ay etong convention ng mga Cocker Spaniel na aso. Parang may dog convention dito ngayon. Meron ngang convention ng mga gantong type ng aso. Pare-pareho yung aso nila. Mm-hmm.
Medyo malayo pa yung bilihan ng pagkain dito. Hindi ko rin naisip na kumain sa restaurants kasi may bike akong kailangang bantayan. Kaya dito na naman ako kumain, sakay na ng mga gaijin, sa kombini. Napansin ko dito sa mga 7-Eleven nila, pag kumakain yung mga tao ng mga lutong bento, doon lang kinakain sa sasakyan nila, sa loob. Pero sa kaso naming mga nagbabike, hindi man namin pwede kainin sa habang nakasakay ng bike. Kaya kinakain na lang namin habang nakaupo sa tabi. Matapos ang huling gaijin eating experience ko dito sa Japan, umuwi na ako pabalik ng Tokyo. Uwi na ako. Masyado nang malayo yung napuntahan ko. Kailangan magkaroon ng finishing touch yung araw na to. At dahil kanina pa natin na pag-uusapan yung sunset na yan, pupunta tayo sa spot kung saan kitang-kita mo ang paglubog ng araw. Sa tuktok ng Tokyo Sky Tree, ang pinakamataas na gusali dito sa Japan. Kuha na kayo Budol Body Shirt, pare. 700 pesos lang. Saan makakarap yung 700 mo? Budol Body Shirt, sir. Solid! Akit kami ng Sky Tree. Dahil ang lapit-lapit na nung bahay namin sa Sky Never Tree. Never man lang natin pinuntahan. Oo nga, ang kapal ng mukha namin, dinadaan-daanan lang namin. Magbayad naman kayo para makakit kayo sa akin, sabi ng Sky Tree. Maghahagdan kami. May hagdan eh, oh. Nakakit ka na ba dito? Sky diba? Tree. Ako hindi pa rin eh. Sa aming apat na nag-tour dito, si Gilson lang yung umakyat. Natikitan pa siya. Natikitan siya sa illegal parking ng bike. Patingin. Gaijin official. Ito yung Tokyo Sky Tree. As of 2023, ito yung tallest structure dito sa Japan. Ang main purpose din niya ay para magsilbing pang-transmit ng radio waves for TV and radio broadcast. Kailangan nila ng 634 meters high na tore para dito, kaya nila ginawa ang Sky Tree. At hindi din random numbers yung 634 meters. Sinadya nila yan. 634 kasi ay pwede ding pun sa Hapon na mababasa nila na Mu, Sa at Shi. Musashi kasi yung old provincial name ng lugar kung saan nakatayo ang Sky Tree. Inabot din sila ng 1,325 days para gawin to. Di gaya nung MRT Line 7 natin na as of March 2024 hindi pa rin tapos. Bagalang puta. Parang mall na din yung lower floors ng Sky Tree. Meron iba-ibang tindahan gaya ng Uniqlo, Disney, may ABC Mart din at Big Camera. Dito sa third floor nila merong deck na pwedeng tambayan ng mga tao. Para siyang yung mga garden na nasa taas ng Trinoma at SM North. Minsan meron ding events dito gaya nung nakikita nyo ngayon. Dito sa Japan, mahilig sila sa mga mascot. Almost lahat ng bagay ay binibigyan nila ng mascot. Ito yung mascot ng Sky Tree. Ang pangalan daw niya ay Sora Karachan, na ang ibig sabihin ay galing sa langit. Nandito sa third floor yung entrance ng lahat ng paakyat ng Sky Tree. Kung gusto nyo pala umakyat ng Sky Tree, kailangan nyo magpa-reserve ng ticket in advance. Kasi may times na napupuno yung viewing deck at hindi na pwede mag-accommodate ng mga walk-in. Etong mga elevator nila ay kaya kang dalhin sa Tembo Deck, yung first level ng viewing deck nila, sa loob lamang ng 50 seconds. Next stop is
Niyayabang nila na isa ito sa pinakamabilis na elevators dito sa Japan na kayang magpasan ng 40 na tao. Ito yung Tembo deck nila, yung first level ng view deck, 350 meters high. Kung inon ko yung Strava ko dito, baka KOM na ako agad nun. 350 meters na ahon in 50 seconds. Ang problema lang, no, nandito na ako sa taas, cloudy na bigla. Biglang naging cloudy. Di makikita. Malas na naman tayo. Dito sa Tembo deck, kita mo ang kalahatan ng Tokyo. 360 degrees. At sa sobrang taas mo, galanggam lang ang bawat tao at building mula dito. Yung ticket pala na binili ko ay hanggang Tembo Galleria. Take note na yung ticket hanggang Tembo Galleria ay mas mahal. Mas maliit kasi yung lugar na to at mas mataas siya ng 100 meters from Tembo deck. Ito naman yung Tembo Galleria. Pa-spiral yung lakaran dito kaya medyo nakakalula na. Isama mo pa na ang taas-taas ng view mo sa labas. Dito natin aabangan yung Diamond Fuji. Isang pangyayari kung saan ang araw ay lulubog sa tuktok mismo ng Mount Fuji. Once a year lang ito manyari kaya swerte natin na na-timingan natin nandito tayo sa Japan. Hindi ko alam sa iba pero para sa akin, meron talagang kaunting kalungkutang dala yung paglubog ng araw. Konti lang naman. Baka dahil simbolo din ito ng pagtatapos. Dito sa Japan, meron silang tinatawag na Mono no Aware or the Pathos of Things. Isa itong konsepto na nagsasabing ang lahat ng bagay ay may taglay na kalungkutan. Kalungkutan na dala ng pagwawakas. Medyo mahirap siya ipaliwanag kung hindi tayo nagiinuman pero to put it simply, lahat ng bagay ay mas ma-appreciate mo kapag naiintindihan mo na hindi iyan nandyan habang buhay. Kapag alam mo na ang lahat ng bagay ay may hangganan. Yun din ang dahilan kung bakit nila pinapanood ang pagkalagas ng cherry blossoms tuwing tagsibol. Dahil alam nila na hindi ito forever. Baka kaya maganda din tignan ng sunset dahil saglit lang ito at matatapos din. Pero para sa akin malungkot din itong tignan dahil ito na ang last day namin dito sa Japan Bike Tour. At sad to say, last episode na din ng Super Ultra Punks Gaijin Cycling Nation Series. Dinocument ko tong tour namin dahil sa tatlong simpleng kadahilanan. Una, gusto ko talaga siya ipakita sa mga tao. Gusto ko ikwento kung ano yung pinagdaanan at mga nakita namin. Gusto ko sana na pag tinype nila yung Japan Bike Tour sa internet, isa ito sa mga lalabas at matutuwa silang panoorin. Pangalawa, gusto ko din maintindihan ng magulang ko kung ano yung mga pinaggagawa ko sa buhay ko, kung paano ko siya na-enjoy dito sa Japan. Gusto ko sana na maintindihan nila kung bakit ako balik ng balik dito kahit na wala naman akong ipon. At panghuli, gusto ko na meron akong maalala sa mga ginawa ko dito sa Japan. Minsan nga pag ine-edit ko yung mga episode, natatawa ako mag-isa. Kasi nakalimutan ko na may mga nangyari palang ganung nakakatawang bagay. Sobrang hindi ko na maalala. Feel ko bagong joke pa rin siya. Pangalan niya Pogacar. At ang final thoughts ko sa pagtatapos ng series na to, kung mayaman lang ako, gusto ko rin talaga ipa-experience sa inyo kung ano yung feeling magbike dito sa Japan. Tapos pagkikwentuhan natin yung mga naranasan natin na parang batang kakanood lang ng paborito nilang cartoons pag nagkita-kita na sa school. Masaya kasi talaga siya at tingin ko hindi sapat na napapanood nyo lang yung mga ginagawa namin. At mas ma-heighten pa yung experience mo kung Pilipino ka na hirap sa buhay dito sa Manila. Malalaman mo na may ganito palang klase ng lifestyle. Nakakaingit na nakakagalit. Pero kahit tapos na tong series na to, huwag kayong mag-alala. Magkikita-kita pa rin naman tayo sa kalsada.